Hola a todos. Hoy vamos a preparar atún empanada. Simple and easy to make. In other words, tuna empanada. Vamos, empecemos. Ito, meron tayong itlog, tatlong peraso, boiled egg. Dalawang lata ng atun o tuna, mais, lagyan natin ng mayonnaise, mustasa, sal o asin, paminta, ajo pulbo is bawang, sibuya powder, at ito optional din, cheese. Gusto nyo lagyan ng cheese, okay lang. Ito lang cheese meron ako. At ito yung pambalot natin. 16 pieces. Ito para may konting anghang, lagyan natin konting tabasco. Bale, tara. Simulan natin. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ang limang disenyo ng pagbabalot ng empanada. Kakailangan po natin ng tubig pang dikit sa masa. At
At ito, una natin disenyo ang tipikal na pagbabalot na empanada gamit ang tinidor pang design. At ito naman po ang pangalawa. Normally, sa Argentina, ang disenyo na to ay ginagamit nila sa carne empanada or empanada de carne. At kailangan natin tusukan o butasan ng konti. Toothpick na butas lang kasi meron tayong cheese para hindi siya sumabog. Kung wala naman, hindi naman kailangan ng butasan. At ito ang ating pangatlong design. At ito ang ating pangatlong design, kung tawagin ay canastro or basket. At ito ang ating pang-apat, simple lang na design. Again, ang basic, ayusin maigi ng ilak maigi or edikit at ibilog. Yun na. Normally, ginagamit nila to sa spinach empanada. At ito po ang ating panglimang disenyo ng empanada. Same proseso ng number 4. Mayroon lang konting pagkakaiba. Same procedure po ng number 4 na disenyo natin. At ilak po natin maiki para hindi lumusot ang mga salsa. At dapat po sa empanada hindi masalsa kasi hindi mabubuo, hindi natin mababalot na maigi. At yan po, konting tap, dalawang pinch sa gilid at isa sa gitna, wala panglimang disenyo. Ayan po ang ating limang disenyo. After po natin mabalot lahat, lagyan po natin ng itlog. Huwag po masyadong madaming itlog ang ilagay natin. Amisang itlog, batihin po natin. Kasi yung paglagay ng itlog, pang
kulay lang yan kasi pag madami po kayong inilagay, masyadong masusunog ang inyong empanada. Pampadagdag kulay lang siya. At ang ating pong oven, naka-preheat na. Normally, sa package ng pambalot nating empanada ay 200 degrees for 10 to 12 minutes. Pero yung sa akin po, trinay kong 180. At ito na po ang ating empanada de atun o tuna empanada. Sana po ay nagustuhan nyo at meron kayong natutunan, lalo na po sa limang disenyo. Alam ko pong alam nyo na yon, pero na-share ko lang kasi natutunan ko din po. So, sana po nagustuhan nyo. Thank you for watching, guys. Hasta luego. Kape na lang ang kulang, di ba? Merienda tayo. Ciao, chicos. Ingat po kayo.